Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video time mga kaibigan dito kay Senador Bato de la Rosa na sobrang galit dito kay Maharlika dahil nga itong si Maharlika ay ginawan siya ng fake news. Kaya naman itong si Senador ay yun na nga nagagalit dito sa vlogger na ito dahil ginagamit daw ni Maharlika ang social media para siraan siya. Okay, ito na mga kaibigan ang nagtitrending ngayon. Senador, pasok. Ito na, nagawit na sa akin si Maharlika. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Ganon. How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Maharlika. Maharlika, punta ka dito para pakinggan ka namin. Nagulagot ka ngayon, Maharlika. Okay. Napansin ko lang mga kaibigan, itong si Maharlika talaga ay sobrang makabanat sa mga politiko. May galit yata ito sa Pilipinas. Okay. May galit yata ito sa mga politiko. Ah, kaya ito na ngayon, si Senador Bato ay talagang nagagalit. Ah, bakit ganon? Bakit ganyan? Ah, continue lang, Senador. Yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Oo nga naman. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan pa. Kailangan itong hearing na ito dapat magpapail pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa 'yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Ganon. Sinabi ni Maharlika yun. Talaga naman itong si Maharlika nito, pasaway. Lagi na nga natin nakikita si Senador Bato, okay? Dito sa Senado. Bakit naman ganon? Huwag naman sanang kapwa natin vlogger. Huwag naman banata ng banata itong mga senador. Okay? Continue lang. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-action na bakasyon ang Senado? Senador, baka talagang galit sa inyo si Maharlika. Kaya talagang tiyatarget kayo. Kasi nga, ngayong 2025, tatakbo kayo ulit ng pagka-senador. Kaya itong si Maharlika, sinisiraan kayo ng todo. Okay, continue lang. Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Wala tuloy sa wisyo itong ating senador mga kaibigan. Kasi nga naman ito si Maharlika, bumangag na ng bumangag ang padali. Ha? Siniraan na siniraan si Marcos, Pangulo ng Pilipinas. Binuto ng taong bayan si Marcos mga kaibigan. Okay, si Pangulong Marcos. Ngayon itong si Maharlika, gumagawa-gawa ng mga fake news. Okay, na kumakalat sa social media at pinapatulan nga ng mga vlogger din. Okay? Nire-re-upload ang kanyang video. Ayan ngayon. Okay? Nakarating na dito kay Senador na talaga namang umuusok sa galit. Okay? Continue lang, Senador. Inako. Kala ko ba... Anyway. Yan na. Nawawala na tuloy sa... Hindi tayo dapat madistract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Nadidistract na tuloy ang hearing sa Senado. Gawa dito kay Maharlika na ito. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, ha? Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kini-crucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, no, if I am being unfair to you, if I am being very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na ganun daw ang ginagawa ko? Eh, di ka po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po nung tinawagan po ako. Ganun, ibig sabihin may contact ka kay Maharlika. Nako.
Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, mm-hmm, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Nako, ibig sabihin, ito pala ang may ano eh. Nag-uusap ito sila ni Marlica. May something. Okay? Ah. Nako, Morales. Nag-uusap pala sila ni Marlica. Natatawa si... At mga kaibigan, napansin ko lang dito kay Senador Bato de la Rosa. Hindi lang sa biro, ah. Okay? Eh, magaling na senador ito. Ha? Siyempre, kung sino pa ang... kung yung magtanong kasi ito, parang prangkahan. Okay? Prangkahan ito magtanong. Pero yung iba, ayaw dito kay Senador de la Rosa kasi nga about dito kay Duterte. Pero napansin ko lang sa mga hearing-hearing, itong si Senador Bato de la Rosa, prangka ito. May military background, okay? Kaya palaban. Yan na tinawag na bato, okay? Yung ayaw kay Senador, bahala na kayo mga kaibigan. Basta't ako, ay binuto ng tao ito eh. Okay? Dapat natin talagang irespeto at igalang huwag siraan. Okay? Okay, continue lang. Ayan. Marlica, tingnan mo. Kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo. Nadidistract ang mga senador mga kaibigan, ha? Ah, karamihan ng senador sa Pilipinas, binabanata ni Marlica, sinisiraan sa social media. Okay? Lahat na yata, dinadali. Pati si Senador Rapitolpo, binabanata ni Marlica, ibig sabihin ay parang pinapahiya niya, ginagawa niya ng isyo, kung ano-ano lang, kunwari may ebidensya siya, pero wala naman pala. Fake. Okay? Fake news mga kaibigan. Hinahati niya ang isipan ng tao. Okay? Si Marlica, kung mapanood nyo, hinahati ang ang opinion ng tao, ang isipan ng tao para ang Pilipino magkawatak-watak. Ganun ang padali ni Marlica. Okay, bahala kayo kung kayo ay magpapadala dito sa sinasabi ni Marlica. Okay, ito ay opinion lang at reaction video. Okay, continue lang. Kinig ka ngayon, Marlica. Yan na. Sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Hmm. Why? You ask yourself. Na-distract na. Kung sinong senador lang gusto malaman ang katotohanan. Mag-isa na lang nga siya. Naiwan na. Nabuisit na yung mga kasama niya yung senador. Luwa kay Marlica. Oh. God damn. I know you're monitoring right now. Tama. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Tama nga naman. Okay, binababoy na ni Marlica ang itong... batas ng Pilipinas kay mga senador ng Pilipinas, ganon. Okay, binababoy, maliwanag to mga kaibigan. Tama itong si Senador Bato de la Rosa. Binababoy ni Marlica mga senador at kung sino ang nakaupo sa Pilipinas. Marami nagtatanong, bakit hindi na lang kasuhan si Marlica? Kasi nga si Marlica, hindi na Pilipino yan mga kaibigan eh. American citizen na yan eh. Okay, kaya lang dinadali niya ang mga nakaupo sa Pilipinas, politics ng Pilipinas. Hindi makasuhan kasi nga sa social media, freedom of speech, ganon. At si Marlica ay hindi natunay na Pilipino yan. Ano na yan? Citizen, nagpapalit na ng citizen. Okay? Okay, continue lang, but Senador. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? Ganon, sinabi niya yon. Oh my God. How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ako. Galit na si Senator. Ang hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without... unfairly. Unfair talaga. Pati at tayo. Nadamay ito. Kasi nga, pag vlogger ka mga kaibigan, kahit ano sabihin mo, okay? Na kasi nga, hindi alam kung nasaan kang lugar. Okay, ngayon ito sina yung mga senador, mga politiko. Wala silang laban eh. Okay, kasi nga ikaw nasasabi mo kung ano-ano, kahit ano-ano, kahit fake news. Okay, itong mga politiko pag nagsalita ito ng fake news, babatikos agad. Okay, kaya hindi pantay, hindi level. Ay ngayon inanong ni Marlica ito, si Bato, senador Bato. Ayan. Galit na galit. Oh. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica.
Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak ng hearing. Ibig sabihin, ano? Talagang sinabi ni Marlica na binayaran ka, ay wala namang katotohanan. Diyos mio, Marimar, talagang klase talaga ito si Marlica na ito. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future of Filipino people. Oh, tama nga naman, okay? Maraming mga Pilipino ang nakikinig, mga kaibigan. Maraming Pinoy ang naniniwala. Ngayong deepfake ni Pangulong Marcos, si maraming naniniwala eh. Boses, yung boses na deepfake. Yung pala naman ay fake na fake. OMG. Pero yung channel na yun, wala na. Terminated na yata o denounce strike na. Kasi nga, eh, milyon tao ang nagreklamo. Continue lang. Drugs ito. Government na yung binabanata ni Marlica eh. Ring. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Marlica, magbago ka na. Sumama ka na kay Pastor. Magpaano ka kay Pastor. Anyway. I don't care about your impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Tama. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no. Nobody can influence me. Nako. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. Yan ang sinasabi ko, okay? Binoto ng taong bayan, mga kaibigan, ha? Ibig sabihin dito, milyong Pilipino ang naniniwala kay Senador Bato de la Rosa na magagawa niya okay, ang kanyang tungkulin. Kaya lang dinidistract ni Maharlika dahil siguro hindi niya... Hindi naman ito butante si Marlica eh. Okay? Hindi siya butante ng Pilipinas kasi nga sa Amerika na yan. Nakatira. Yan ang pagkalam ko. Citizen. Kaya hindi makasuhan sa Pilipinas. Ayaw umuwi. Hindi makauwi ng Pilipinas kasi nga nakahanda na yung mga Pinoy na kakaso sa kanya. Kasi nga ang dami niyang sinasabi. Dami siyang umalgal ng umalgal. Ayan, magigita nyo mga senador ng Pilipinas ngayon. Nanggagalit na, nagagalit, dadidistract sa palabas niya, okay? Bahala na kayong mga kaibigan, reaction lang ito about dito sa politics na nangyayari sa ating bayan na ito na nga, si Senador Bato de la Rosa ay binababoy na daw ni Marlica. Okay, maliwanag dito na binababoy nga ni Marlica. Okay, hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget, comment, bye-bye. Thank you, bye-bye.